Kumusta, sir? Sobrang lakas mo bata. Grabe naman traffic yan. Dito lang talaga sa lugar na naman traffic eh. A few moments later. Dito na ba ako? Tama ba ito? Wait lang ah. Oo nga tama. Diretso tayo. So dilaan ako pala to. Nung na gano, naglago na ako. Kabila naman ako galing, tapos dito ako lumabas. Papunta akong Tanza. Pero ito ngayon, papunta tayo ng Gentry. So update ko na lang siguro kayo mamaya guys kung anong mga makikita nyo sa vlog ko. Ito yung mga videos ng mga recent home service natin na binidyo natin. Ito din yung mga feedback nila kung anong performance ng motor nila after ma-upgrade. And masayang masaya ako kasi ano, natutuwa sila sa mga inilalagay nating mga simpleng upgrade. Konti lang naman yung pinapalitan natin eh. Sa panggilid, yung tulay and bell lang, tapos yung hub lang pinapalitan natin, pero gumaganda na siya. Which is, yun naman talaga yung pinaka-advisable lang. Hindi mo kailangan gumastos ng malaking-malaki para mapaganda yung takbo ng GY6 125 motorcycles. Kumbaga ano, tipid nga talaga. Kasi mura lang naman yung motor na to. And mura lang din naman yung mga pang-upgrade sa kanya. Kumbaga pag i-upgrade mo siya, konti lang yung i-upgrade mo, pero ang laki nung may improve niya sa performance. Ang sarap ng RPM ni AJ ngayon, grabe. Naka-straight 14 grams ako na bola guys. From the previous ones na 13-15. Halos pares lang din naman sila, pero meron nag iba sa RPM niya na gustong gusto ko. Kasi naka-stock pipe ako ngayon ha. Pero maganda yung gusto ko yung hiyaw ng makina niya ngayon. Dinadala-dala ako. Hindi siya masyadong mahiyaw, pero gusto ko yung tunog niya. Sana naririnig sa GoPro. Kasi ang sarap sa tenga. Gusto ko yung ganito kalawak na kalsada, grabe. Namimiss ko na talaga. Ito, abangan nyo guys. Bala kasi namin ulit ng jeep ko na mag-ride papuntang Bicol. Magbabakasyon kami doon. Gustong gusto ko talagang ulitin yung ride na yon. Kasi gustong gusto kong bawiin yung vlog na nasayang. Tsaka mas maganda na makabiyahe ulit ako doon kasi na-experience ko na siya ng isang beses. Alam ko na kung ano yung mga dapat gawin. Alam ko na kung ano yung mga dapat iwasan. Which is hindi ko yun alam dati. Kaya nagkaroon ng mga aksidente. Binangga ako dun ng ano yun, ng kotse na nag-overtake eh. So kapag gaganon sa mga daan papuntang Bicol, mas maganda kung ano, oh look at ito, counterflow.
Hanep. Sa daan, mga daan papuntang Bicol, maganda na ano, medyo malayo ka sa inner lane. Kasi napakaraming mga sasakyan, mga bus, mga jeep, mga truck, lahat ng klase ng sasakyan na nag-overtake sa mga blind spot. Yung mga ano, halimbawa kasalubong mo, tapos madami siyang kasabayan, ang bibilis sila mag-overtake. So kung halimbawa, pacing mo 50, tapos biglang may susulpot sa harapan mo, nasa inner lane ka yan, ganyan. Yan yung pinaka-dangerous yung na ano doon, na linya. Yun din ang sabi sa akin nung isang ano eh, naka NMAX na unang huminto sa akin doon eh, nung nasemplang ako doon. Nasabi niya, sa susunod na biyahe mo bro, huwag kang magpupunta sa inner lane. Kasi karamihan nga daw, wala na silang pakialam kung may matatamaan sila. Wala na silang pakialam kung ano, basta maka-overtake sila. Kaya sa mga ganon, naka-ready na ako. At saka miss ko na rin talaga, grabe, nakaka-miss bumiyahe nung malayo. Tapos, ang gaganda ng mga makikita mo sa daan, mga ganyan. Napakaliwalas, ang luwag ng daan. Tapos, makakalangap ka ng sariwang hangin ng probinsya. Kasi dito sa Maynila, grabe talaga yung pollution dito. Tapos sobrang init, di ba? Siyempre, kailangan din natin sa buhay natin magkaroon tayo ng break. Kumbaga, ano, bakasyon muna. Pampawala ng stress. Nakakawala naman kasi talaga ng stress yung pagbabiyahe. Kaya, ayun, masaya ako kasi nagagawa ko to. Nagagawa ko tong mga ganitong bagay tuwing Sabado at Linggo. Pag wala akong pasok, eto, parang hindi nga siya trabaho sa akin eh. Kasi parang lang ako naglalaro, nagsasaya. Tapos yung ginagawa ko, nagiging parang ano lang, routine ko lang siya. Kumbaga, masaya lang ako talaga. Masaya ako habang ginagawa ko siya kasi naisishare ko nga yung milestone or yung mga upgrades na inilagay ko dito kay AJ, na siyang pwedeng rin naman sa ibang mga Rossi GY6. Pwedeng ko siyang i-apply. Kaya kung anong meron kay AJ, sa lahat ng mga magtitiwala, sa mga patuloy na nagtitiwala at magtitiwala pa sa AJ Tune, kung anong meron kay AJ, yun ang ilalagay natin para sa mga motor nyo. Malapit na yata ako. Grabe talaga si AJ. Ganda ng throttle response niya. Oops, dito. Hintayin ko siya dito. Hihintayin kita dito, kaibigan. Pasok kaya ako dito? Stop for inspection. Mabantay. Busy dyan. Dito pala sila sa looban. Kala ko dun sila sa labas. Tsaka medyo lumampas din ako ng konti eh. Kaya nung pagka-chat namin, ang layo ko na daw. Buti na lang hindi pa ako masyadong masyadong nakakalayo. Wala eh. Nag-enjoy lang talaga ako dun sa ano, sa highway na yun. Kasi wala, nakakamiss lang talaga yung mga malalawak na daan. Ano ba yan? Kala ko dun kami. Visit. Nagpa-full tank ako sa Petron C5. Tignan mo yung ano ko, gauge ko. Petron C5 yun ah. Ano siguro, 2.7 liters. Pero hanggang ngayon, di bumababa yung gauge ko. Gagawin natin sa'yo yan, huwag kang mag-alala. Ah, dito na. Gagawin natin sa motor mo, matipid sa gas, tas ganito yung atak.
bago. Sticker mo. Nice. Tikit mo ah. Nice. May tatak na. Tol, salamat ah. Thank you, dito na ako. Update mo na lang ako. Thank you. Sige. Kalating pigado, 60. Tapos ang tibid pa sa gas. And ito. Ito sa akin ha, personal experience ko. Ngayon, nagpagas ako kanina sa, ano, sa Petron, sa may C5. Tapos ang kakayo, nakarating ako dito sa... Nakabultak pa rin yung gauge ko, ano, nakikita nyo. Sulit talaga, napakatipid talaga nitong D-Type. Tapos okay na okay pa siya sa long ride. Hindi naman masyadong long ride, pero linggo-linggo mo to, parang parang naglo-long ride ka na din, diba? Mga 30 minutes lang naman papuntang Imus. Based kay Google Maps. Sana wag ako ulit iligaw ni Google Maps na. Maganda ng mga bahay ah. Grabe AJ, ganda mong matak ngayon. Tapos ang maganda doon, kahit kanina pa ako piga ng piga ng piga, ayun oh, full gauge pa din. Napakatipid sa gas, grabe talaga tong si AJ. Magandang hatak, tipid sa gas, walang dragging, less vibration, maganda manakbo. Dito lang sa set na to makukuha mo yung ganyang performance. Kamusta sir? Sobrang lakas bata. Grabe ang hatak na ngayon, oh. Nago. Thank you sir. Nice. Tingin mo sir, pwede na ibiyahe ng malayo. Pwede na. Malayuan mo. Kahit may angkas ako, pwede na eh. Nice. Ito nga si Mrs. eh. Ano ba gano'n? Thank you po. That's fine. Vlog. Vlogger. Sige, magbigay na tayo ng sticker. Sir. Thank you. Thank you din, sir. Salamat. Hindi pa makita ko na ibig. Ah, salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Salamat. Kamusta, sir? Maganda. Yun oh. Grabe na bilis. Sir, thank you sir ah. Kasi ah. Apo. Apo. Ingat eh. Thank you po. Apo. Chat-chat na lang po. Salamat po. Okay, ingat, ingat. Apo. Okay. So, pauwi na ako. Nakita niyo naman, di ba?
hindi ko carb yun. Nagpakabit sila ng carb sa iba. Hindi daw nila maramdaman yung upgrade. Parang kumbaga, kinabit lang, tapos hindi tinuno. Tapos ang daming naging problema. Basag yung insulator, yung manifold, low quality, nabasag na lang din. Nilagyan na lang din ng epoxy. Kumbaga, hindi worth it yung ginagastos. Tapos, pagdating ng panahon, makikita mo, sira. Hindi maganda eh, kasi nasasayang yung pera. And ayun, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa AJ Tune. Sa mga susunod na mga service, isasama ko ulit kayo para makita nyo rin yung mga ibang ano, ibang mga problema, ibang mga pinapaayos nila sa mga motor nila na baka naging problema nyo rin, tapos makakatulong sa inyo para ayusin yung mga motor nyo. Na dapat sana mapapakinabangan na yung upgrade, yung ginastos. Pero sa huli, wala lang, napagastos lang, naloko lang, pinagbayad lang pero hindi naman umayos yung motor. Kaya mahalaga guys ha, kapag kung halimbawa in the future, magpapaano kayo sa service, maganda po ano, sabihin niyo po lahat para malalaman ko kung paano ko siya sisimulan, susubukang ayusin kung paano ko siya ito troubleshoot. Para alam ko din kung saan ako magsisimula. Gaya ano nila sir, sinabi na kasi nila sa akin kung ano yung mga naging problema. Kaya ayun, nalaman ko din kung paano siya gawa ng paraan. So ayun na lang guys, at maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din ulit sa patuloy na pagtitiwala sa AJ Tune at sa pagbili ng mga products na binibenta namin. PM nyo lang po ako sa FB page natin kung gusto nyo magpa-home service or mag-order ng mga items.